Ayan mga idol, at welcome back ulit sa ating Munting Channel. Ito nga pala ko si Nero ng Barangay na bumabati sa inyo ng magandang buhay. Para sa inyong lahat, ayan mga lods, luluto tayo ng kakaibang at masarap ang handang style. Ayan, pang-catering style ang ating inihaw na bangus with giniling mga lods. So kakaiba itong ating bangus. Dahil maliban sa may palamanan siyang sibuyas, kamatis at iba pang pampalasa, ay nilagyan pa natin ng giniling syempre para maiba naman at para lalong masarap. So ang ating diskarte rito sa ating inihaw na bangus or tilapia mga idol ay hindi natin nilagyan ng tali, kundi naglalagay tayo ng palaman na walang tali, walang aluminum foil, kundi ilalagay lang natin mga idol. Ayan, siyempre ang gagawin natin rito ay titingnan natin kung paano nga naman natin madiskartihan na hindi na natin kailangan itali para hindi magkalaglagan ang kanyang palaman sa ating inihaw na bangus. So ayan mga idol, panoorin po natin at nag-prepare po muna tayo ng sibuyas. Ayan. Siyempre mga idol, laging may kakampi at ka-partner yan ang ating sibuyas. Wala iba kundi ang ating kamatis sa ating inihaw na bangus. At siyempre, mayroon tayo rito isang pirasong silisigang na tinatayan natin. At siyempre, mayroon din tayo rito ng luya, hinaluan natin ang luya para maging masarap at higit sa lahat para pantanggalan sa ng ating bangus. Ayan, meron tayong spring onion na hinalo natin mga idol, syempre para malasa. Ayan, at syempre tinimplahan na natin, naglagay na tayo ng paminta, liquid seasoning. Ayan, at syempre calamansi mga idol, importante rin yan sa ating inihaw na bangus. Bilang palaman sa ating inihaw na bangus, ayan, pinigaan natin na siguro mga 3 piraso lang, masyadong marami kasi umaasim naman. So ayan, naglagay rin tayo ng magic sarap. Ayan, naglagay rin tayo ng ground black pepper. At syempre naglagay tayo ng patis para pampalasa sa ating palaman ng ating bangus. Ayan, napakasarap ito ating palaman ng bangus mga idol. Talaga naman with giniling pa. So ayan ang ating giniling ay luto na. So kailangan natin lutuin ang giniling mga idol para masarap. At syempre para lutong luto ang ating karne. So niluto lang po natin at ginisa natin sa oyster sauce. Syempre parang nag-adubo lang tayo. Ayan, yan ang unang-una nating nilagay sa ating ilalim ng ating bangus. Ayan, at syempre pati sa tilapia. Ayan, syempre yung giniling natin mga idol dapat templado na. Syempre lagyan na rin natin ng oyster sauce, kunting toyo, kunting asin, paminta. Syempre yung ating oyster sauce mga idol. Ayan, para malasa na pag nilagay na natin sa bangus at pag pinalaman na natin sa ating tilapia. Ayan mga idol. At ayan mga idol, ganito lang ating diskarte. So ngayon pagkatapos natin lagyan ng giniling ang ating bangus, so pinakailalim yung giniling, ay ilagay naman natin ang ating timpladong sibuyas kamatis. Ayan, ang gagawin natin para hindi na natin kailangan talian, i-press lang natin na maigi, i-diin lang natin na maigi ang ating sahog. Ayan, kagaya niyan. So wala ng aluminum foil, wala ng tali, pero mas maganda pa rin kung tatalian natin. Pero para sa mga tinatamad, ang gagawin niyo na lang para hindi malaglag ang inyong palaman, ay i-press niyo kung tinatamad na tayo magtali, at i-ano niyo lang, i-diin niyo lang na maigi ang kanyang palaman mga idol. At may laglag pa rin naman yan, pero hindi po lahat malalaglag. So mas maganda rin at mas mabango ang luto pag kaganyan na walang aluminum foil. Siyempre mabango, ayan kagaya niyan, binaliktad natin. So hindi siya masyadong nalalaglag ang ating sibuyas kamatis mga idol. Ayan, ganyan lang po ang ating diskarte sa ating inihaw pagka ayaw nating talian or ayaw natin ilagay sa aluminum foil. Siyempre iba ang bango at sarap pagka walang aluminum foil mga idol. Ayan. So ayan lang, at ganyan lang kasimple gumawa at magluto ng masarap na inihaw na bangus na halos lahat ng mga handaan ay hindi nawawala ang ating inihaw na bangus, inihaw na tilapia na may palaman mga idol. Ayan, at maraming salamat muli sa inyong lahat, at ganyan lang at na-share ko sa inyo ang tamang pag-iihaw ng aking diskarte ng ating kusinero ng barangay. Ayan, at shout out nga pala sa mga umorder sa atin ng Bagnit Bagoong. Ayan mga idol, available po tayo sa ating Bagnit Bagoong. Ayan, ahabol na po sa mga gustong umorder. Open po tayo, direct PM lang po tayo sa ating messenger. Ayan, official page ng kusinero ng barangay. Ayan mga idol, at maraming salamat sa mga unang-unang umorder na i-shipping na po ang inyong mga order, at hintayin nyo na lang po. Ayan, salamat.